ang mga bagay at sandali ay hindi mapipigilang lumipas. Ngunit magbibigay ito ng aral at saya para sa magandang hinarap. Sa mga lumang larawan na lang natin mababalikan ang mga naganap sa ating bansang Pilipinas. Ito ang pagpapatuloy ng ating paksa patungkol sa mga lumang larawan ng Pilipinas. Gusto bang makita ito? Tara, simulan na natin. Makikita sa larawan ang napakadaming tao at tila may pinagkaguluhan ang mga ito. Ito lang naman ang kuha ng Metro Manila Film Festival o MMFF noong 1970s. Ang bandila ng hapon ay kapansin-pansin sa larawan. Ito ay kuha sa Maynila during Japanese occupation noong 1943. Ang sasakyan ito ay Manila Police Patrol noong 1920 hanggang 1930. Ang tulay na ito ay Jones Bridge noong 1937. Ito ang larawan ng ambulansya na ginagamit ng Philippine General Hospital o PGH noong 1927. Ang road sign na makikita sa Pilipinas noong 1950s. Ang tila abalang kalye na ito na makikita sa larawan ay noong Escolta, Manila ng taong 1920s. Ang larawan ng JD Bus sa Maynila noong 1950s. Ito ang larawan ng Araneta Coliseum noong mga panahon na ginagawa pa ito noong 1957 hanggang 1959 sa Cubao, Quezon City. Makikita sa larawan ang overpass na gawa sa kahoy sa pagitan ng Quiapo Church at Quezon Boulevard noong 1960s. Ang mga panahon mga kabayo at kalabaw pa ang hari ng lansangan sa Binondo, Maynila noong 1898. Tila masaya ang grupo na ito nang sila'y nakuhanan. Ito ang larawan ng grupo ng food vendor sa Maynila noong 1900s. Ang dalawang mukha ng Maynila noong 1945 hanggang 1960. Ang mga batang naglalaro ng shato noong 60s at 70s. Ang shato ay sikat na laro noong mga panahon, wala pang mga gadgets at kung ano-ano pa. Ngunit sa ngayon, tila di na ito nagawang laruin ng bagong henerasyon. Ang natural na ganda ng Pilipina noong 1920s. Ang larawang ito ay kuha ng Manila Cathedral noong 1930s. Ang larawang ito ay kuha sa Manila Bay noong 1948. Ang kuwang ito ay nakuhanan noong December 29, 1912. Ang nasa gitnang bahagi ng larawan ay urn ni Rizal o lalagyan ng mga abo ni Rizal bago nilagay sa kanyang huling antungan sa Rizal Monument na makikita sa Luneta. Ang mga mason ay pinahintulutan ng pamilya ni Rizal upang pangunahan ang paglilibing dito. Ang kuha ng NLEX noong 1970s. Ang larawang ito ay kuha sa Maynila noong 1980s. Tila makikita sa larawang ito ang matinding traffic. Ang larawang ito ay kuha ng kauna-unahang Pilipina na nagwagi bilang isang Miss Universe noong 1969 na si Binibining Gloria Diaz. Kung makikita ay kakaiba talaga ang taglay na ganda nito. Ang larawan ng mga bus na kung tawagin ay Love Bus sa Araneta Terminal sa harap ng Alimol. Kilala ito noong 80s. Ang bagong gawang Cultural Center ng Pilipinas noong 1966. Ito ang larawan ng sinaunang SUV General Motors Harabas noong 1970s. Divisoria Public Market Manila noong 1930s. Matatandang pahayagan kung saan ibinalita noon ang dalawang pagkakataon na ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas. Una ay noong ika-12 ng Hunyo, 1898 at ang ikalawa
noong ika-apat ng Hulyo, 1946. Ang kauna-unahang traffic light sa bansa sa may Plaza Goiti, Plaza Lacson, taong 1938. Ito ang Highway 54 na kung tawagin ngayon ay EDSA. Ang larawang ito ay nakuhanan noong 50s. Ang mga Japanese soldier na ito ay tila sarap na sarap sa lasa ng Pilipino ice cream. Ang kuwang ito ay noong sa pagitan ng 1943 at 1944. Ang presyo ng masarap na hapunan ay 60 centavos lamang noong 1900s. Ang larawang ito ay ang kauna-unahang Mercury Drugstore na binuksan sa Bambang Street, Manila noong March 1, 1945. Ang larawang ito ay ang lumang bus ng Meralco o shuttle noong 1929. Ang larawang ito ay ang orihinal na kopya ng kauna-unahang sinulat ni Rizal na nobela na Noli Metangere. Ang larawang ito ay ang kauna-unahang watawat ng Pilipinas na ibinurda ni Marcela kasama ang kanyang mga anak sa loob ng 5 araw. At siguro hanggang dito na lang muna tayo. Salamat sa panonood.